Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin. Ngayong umaga ay panahon, pagatsyaga, at paglago. Panahon, pagatsyaga, at paglago. Maminamahal, hindi po namin nasamba na misa ma-disappoint o ma-offend po dahil sa isang Kristiyano. Bakit ganun siya? Di ba Kristiyano siya? Ating pong aralin ngayong umaga po ay hindi isang excuse, no, o pag-justify na kasalanan po o kamali ng ibang Kristiyano sa atin o tayo sa kanila. Tala isang paalala, mga minamahal at hamon, na ang buhay Kristiyano po ay paglago. Hindi po yan pagiging lubos, ganap o sakdal. Sabihin po, wala pong Kristiyanong perfecto. Sa ating pong buhay, mayroon mga yugto po ng paglago. At may mga Kristiyano po na nasa kabataan pa. At sabi nga sa 1 Corinto 3:1-2, sabi ni Pablo, kanya pa kinausap po ang mga taga-Corinto, sila rin po namumuhay pa sa laman at mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga po binigay niya pong alas sa kanila ay gatas pa at di pa nila kaya raw ang matigas na pagkain. Sabi na po sa Hebrews chapter 5 verse 12, ang tinukoy po sa liham na yon ay sabi roon, sa'yo tagapagturo na sila. So, hanggang ngayon ay kailangan pang turuan ng mga panimulang aralin. Dapat daw kailangan tanggapin ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon ay gatas pa rin ang kaya nilang tanggapin. Kaya mga minamahal, may mga Kristiyano po na nasa kabataan pa. At tandaan niyo mga minamahal, lahat tayo nagisimula sa pagkabata. Kaya meron na tayong hamon mga minamahal na dapat tayong lumago sa pananampalataya. At kung tayo po ay ganapat na perfecto, nasakdan lang, kailangan hamunin. Pero dahil tayo nga po, mga minamahal, ay nasa kabataan pa kumisan, at lahat tayo dumadaan dyan, kailangan tayo hamunin na lumago. Sabi ni Kalawang Pedro 3:18, sa Pedro 3:18, magpatuloy kayo lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapaglitas na si Yesu Kristo. Magpatuloy kayo lumago. Para pong tuloy-tuloy ng minamahal, wala po yung tigil, no? At isa nga pong mahalagang paraan na ating dapat gamitin upang tayo lumago ay ang salita ng Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2, ang isang mahalagang paraan po ay dapat tayong manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago tayo sa pananampalataya. Kaya mga minamahal, ano pong hamon sa atin ngayong umaga, no? Una-una po, ating pong unawain ang iba. Unawain ang iba. Magtiyaga, no? Kapagkat kailangan pa ng ibang tao po, talagang lumago. At lahat na tayo kailangan lumago. Pangalawang minamahal, ating unawain din ang ating sarili kung tayo nagkakamali pa rin. Na maghintay, magtiyaga, no? Sa ating paglago. At ikatlo po, ating po sikapin namang lumago. At huwag makontento sa pagiging sanggol. May malaki kaibahan mga minamahal, yung baby na cute, kit na baby, at ang malaki na pero ngayon po iisip at galing bata pa rin. Nawa, huwag tayo pong ganon. Mga minamahal, magtiyaga tayo sa ating sarili, magtiyaga tayo sa iba, sapagkat lahat po tayo ay kailangan pang lumago. Maraming salamat po.